sa latest upload po nitong si Attorney Claire Castro, 3 hours ago ang nakalilipas, ago na, nakakalipas pa, pagpasensyahan nyo na, sumasablay minsan ang utak po natin. Kinontent niya po yung naging pahayag nitong si Rodrigo Duterte na maganda daw po ang pogo at saka yung pagkakadulas po nitong si Harry Roque sa kanyang isang pananalita during press briefing nang siya po ay spokesperson pa po ng Office of the President. At puntahan po natin ang particular na issue na yan, kasama po dyan siyempre ang kasalukuyang banta po sa seguridad ng ating bansa. Wala po tayong ibang tinutukoy dito kung hindi ang pogo. Kaya nga lagi ko po sa inyong sinasabi, kung meron man pong dapat sisihin dito o dapat papanabutin, perhaps yun po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi naman po maikakaila talaga na ang polisiya po nitong si Rodrigo Duterte, yung tinatawag po nating impacto policy o tinawag po nitong si Riza Ontiveros bilang de facto policy, ang nagbigay daan para po ang mga pogo na ito ay maglifa na o kumalat sa ating bansa, partikular sa panahon po ng kanyang panunungkulan. Dito po, muli po natin babalikan ang tinatawag po nating impacto policy na yan. Dahil hindi maikakaila na talagang yan po ang nagbigay daan kung bakit po problema natin ngayon sa kasalukuyan ang napakaraming pogo dito po sa Pilipinas. Balikan po natin ang mga pahayag dito nitong si Senador Riza Ontiveros. I know you have been investigating this pogo since the previous administration. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung pogo operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Pastilla scam. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin. Yan ang katotohanan. Dahil sa impacto policy na yan nitong si Rodrigo Duterte, hanggang sa ngayon, yan po ay pinoproblema po at sakit ng ulo ng ating lipunan. Partikular ngayon ng kasalukuyang gobyerno. Dito po sa vlog nitong si Attorney Claire Castro, 3 hours ago, nadulas po dito itong si Harry Roque sa isang press briefing kung saan binanggit niya na cash resource ni Rodrigo Duterte, ito pong pogo. Pero before that, pakinggan muna natin ang mga pahayag ni Rodrigo Duterte years ago nung sa kanyang paniniwala, mabuti daw po ang pogo. At ito daw po ay magdudulot ng kabutihan para sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Pero ang sinabi po ng panahon, hindi po. Dahil alam naman natin na sa likod po pala ng mga pogo na ito, nagtatago po ang mga malalagim na kriminalidad at hindi lamang mga foreign national ang biktima, kung hindi kapwa po natin Pilipino. Panoorin po natin ang vlog na ito. Ng pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pogo. Walang pera dyan. Yan po ang tinatawag ni Riza Ontiveros na de facto policy. Pero dapat natin tawaging impacto policy yan. Kasi yung mere pronouncement na yan ni Rodrigo Duterte, nagbigay po yan ng go signal sa ating mga law enforcement agency, concerned agency, na tanggapin ang pogo.
at particular i-regulate ito. Kasi ang Pogo, illegal po yan eh, before Rodrigo Duterte administration. Pero dahil nga po, kinakitaan po nila ng malaking pera ito, at sinasabi nga sa ibang mga bubuwit, yung kanyang presidential economic advisor na si Michael Young, ay isa ding daw pong individual na nasa likod po ng malawakang operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas. Kaya kung titingnan po natin, ay talagang pabor na pabor sa kanyang kaibigan at advisor, igit sa lahat, pabor na pabor sa mga nakapaligbot dito kay Rodrigo Duterte at pabor na pabor sa kanya. Dahil dito po sa susunod po nating mapapakinggan, nadulas po si Harry Roque kung saan binanggit niya po na cash resource ni Duterte ang Pogo. Diretso sa Pag-Korean, the talk with Pag-Kor, the ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa why? Because it gives us 2 billion month. Pera-pera lang talaga, no? 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pag-Kor is like 17 billion a year. Ito talaga yung dahilan kung bakit hindi mapigil-pigil ang Pogo. Nakakasilaw na pera. O dito, may inamin pa si Attorney Harry Roque. Yung nakakasilaw na pera na yan, mga tol, unfortunately, hanggang ngayon, ang nangyayari. Biruin ninyo, natapos na ang administrasyon ni Duterte. Wala nang permiso yung ibang mga Pogo. Hindi lang pala iba, maraming mga Pogo. Yet, nakakapag-operate pa rin sila sa kanilang mga respective places. Di ibig sabihin, parang bulag, unang-una ang local government units at saka yung mga local law enforcement authorities po natin doon. At kung hindi man sablay o corrupt ang mga nasa Pag-Kor, incompetent sila sa pag-regulate ng Pogo. Dahil itong particular yung nasa Bamban, Tarlac, at saka itong Lucky South 99, wala na po itong mga permiso eh. Expired na po ang mga lisensya nito kaya dapat hindi po iyan nakakapag-operate. Ngunit sa mga nangyaring paglusob ng ating otoridad, eh nakita po natin na sila ay operational pa rin at natigil lamang nang ni-raid po sila, particular ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ngayon, magtataka kayo, bakit nakakapag-operate sila? Maaaring meron pahintulot. Kung hindi man pinahintulutan, eh baka may mga padulas sa mga taong gobyerno na malapit po diyan po sa kanilang area of operation. Kasi sabi nga ni Undersecretary Gilbert Cruz, imposible na hindi po malalaman ng local government units ang kanilang operasyon dahil ang kinikater po ng mga kliyente ng mga Pogo na ito kung lehitimo ang kanilang operasyon ay taga-ibang bansa. Kaya definitely, gagamit po yan ng kuryente, particular ilaw sa gabi at nakikita na sila po'y operational. Pero bukod pa doon, hindi lang naman pala online gambling ang kinikater ng mga ito. Bagkos, parang sa papel lamang yung online gambling dahil itong mga natagpuan na ito, diyan sa Bamban at saka sa Porac, Pampanga, particular ang Lucky South 99, ay tinawag po ngang scam farm dahil hindi naman talaga online gambling ang kanilang ino-operate kung hindi ang panlilin lang sa mga kapwa-tao, mga foreign national and worse, baka may mga biktima pa dyan na mga kapwa po natin Pilipino. Higit sa lahat, yung human trafficking na nangyayari dyan po sa loob ng mga Pogo o scam farm na yan dahil nakita din po natin sa mga balita na akalain mo meron pong parang sex den, merong KTV club, tapos
After that, meron parang aquarium na sinasabi nila kung saan inihahanay ang mga kababaihan, tapos pipilian na lamang ng mga kliyente po nila. Tapos doon na rin mismo sa loob ng building, mangyayari yung kanilang mga malalaswang bagay na gagawin. O, yan po ay hindi maikakaila sapagkat nireport na po iyan sa atin ng mainstream media. Pero bakit po nagkakaganyan at humantong po sa napakatagal na panahon ang kanilang operasyon? Eh baka isa po ito ang dahilan. May kapakinabangan ang namumuno partikular sa nakaraang administrasyon. Dahil dito, dulas na dulas itong si Harry Roque. So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa at parang nagka parang sabi niya nagkamali ako sa binanggit ko, napapikit siya eh, oh. Diba, ulitin nga po natin yung bahagi na yon, mga tol. Oh, ulitin natin ha, pakinggan po ninyong maigi at tingnan niyo po yung gesture nitong si Harry Roque sa kanyang pagkakamali doon sa kanyang sinasabi. Pero yung pagkakamali na yon, eh tingin natin nadulas siya doon sa katotohanan. Isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating nagbibigay ng cash resource sa resource sa ating presidente. Oh, syempre iko-correct ngayon. Naging cash iko-correct niya yan. Doon sa buong video, kung napanood po niyo ang kabuuang video na yan, eh kinorekt niya po yan. Sinabi niya diyan, nagbibigay ng cash resource sa gobyerno. Pero nauna niya nang banggitin yung presidente, kaya malamang sa malamang, yon ang katotohanan. Eh, i-relate natin ngayon yan doon sa issue na nagmumulto sa kanya sa kasalukuyan. Kaninang umaga, tinalakay po natin ang tungkol po sa balita na meron pong mga dokumento na natagpuan sa loob po ng Lucky South 99. At ang mga dokumento po na ito ay sinasabing nanggaling po sa Office of the Presidential, Office of the President at or dito po sa Presidential Spokesperson's Office, kung saan yung executive assistant po niya na pinangalanan na po ng Abante News kanina, bagamat De La Serna yata ang kanyang apelyido, di ko na matandaan ang kabuuan po ng kanyang pangalan, ay sinasabing na-appoint niya. At ang nakakapagtaka lamang, ano ang ginagawa ng mga dokumento na yon na supposedly dapat nasa private na pag-iingat nito pong kanyang executive assistant. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan. Pogo ha. Oh, balikan po natin 'yan. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Porac Pogo Hub, tumambag sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisyu raw ng Malacañang noong nakaraang administrasyon. Live mula sa Porac Pampanga, nasa frontline ng balita niyan si Gio Robles. Gio, anong mga dokumento ang nakita? Cheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacañang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na pirmado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque. Ito, nakakapagtaka ito. Bakit merong affidavit of support yan? Ibig po bang sabihin yan? Solicitation? Partikular sa Lucky South 99? Para saan? Eh kung sinasabi niya naman na kaya niyang pondohan yung gastusin ito pong kanyang executive assistant. But anyway, ayoko na pong mag-dwell dyan sa issue na yan. Kung ano man yung mga naiisip ninyo, eh marahil ganun din ang naiisip ng karamihan po sa ating mga manunood.
Balik po tayo dito po sa nire-reactionan po natin vlog ni Attorney Claire, kasi napakahalaga po nito dahil ito pong POGO ngayon, national security concern na po ito. Hindi na po ito ordinaryong pinagkakakitaan lamang ng Duterte administration, kung hindi banta na po sa ating seguridad. Pakinggan natin patuloy ang vlog dito ni Attorney Claire. Resource? E dating Pangulong Duterte? Bilyon-bilyong pera naging cash resource ni dating Pangulong Duterte? Na i-account kaya ito ng tama? Dahil sa nakakasilo na perang ito ng POGO, ito ngayon ang nagiging resulta sa ating bansa. Mga kasama, itinuturing ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro na isang national security concern ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa na ino-operate ng mga criminal syndicates. Ito dapat mabahala na po tayo dito, mga tol. Kapag sinabi ng ating particular defense secretary na national security concern na ito, hindi na po ito simpleng bagay lamang na dapat ipagsawalang bahala ng ating gobyerno at siyempre ng ating mga kababayang Pilipino. Maaari po itong sumira sa seguridad po natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya talagang napakalalim ng ika nga sugat na ginawa po nitong impacto policy na ito ni Rodrigo Duterte. Alam po ninyo kung bakit nakakabwisit ang isipin at balikan ng mga pangyayari na yan. Makikita po ninyo rito na itong si Rodrigo Duterte, kung mag-isip po ito, ay pang-anim na taon lamang. Parang pang-mayor lang talaga ang kanyang kakayahan. Hindi niya iniisip na after ng kanyang pamumuno, meron pa rin pong mga Pilipino na dapat pamunuan ng isang maayos na pangulo at magkaroon ng pamahalaan na isang maayos na makapagbibigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya sa kanya, ang mahalaga, masurvive niya lamang yung anim na taon, bahala na kayo after ng aking administrasyon. Isang magandang halimbawa po niyan, ang problema po natin sa enerhiya. O, tingnan po ninyo ginawa niya. Dahil sa kanyang kapalpakan sa pagtrato sa ating pangangailangang enerhiya, kung saan ang Malampaya Fund ay unti-unti na pong nauubos, kaya kinakailangan ng maghanap ang ating bansa ng panibagong mapagkukuna ng enerhiya, at yan ay matatagpuan sa Reed Bank na sinasabing mayaman po sa natural na gas at langis. Pero ano ang kanyang ginawa? Wala, nanatili lang po siyang yumukod sa kagustuhan po ng China nang sinabihan po siya ni Xi Jinping na huwag kayong mag-explore ng langis dyan. E tahimik na kagad siya at hindi niya na po ipinaglaban kung ano po yung nararapat sa atin. Ano ang naging epekto? Wala pa rin po tayong solusyon na pangmatagalan sa problema po natin sa enerhiya. At tinataya po na sa isa o dalawang taon, mauubos na po yung pondo ng gaas dyan po sa Malampaya. At kapag ka nangyari po yan, magdudulot po iyan ng malawakang brownout, particular dito po sa Kalakhang Luzon. Yan ba ay inisip ni Rodrigo Duterte? Siyempre hindi. Dahil kung inisip niya yan, sana sa panahon niya pa lamang ginawa niya na ng kaparaanan yan. Dahil ang pag-develop dyan po sa Reed Bank ay hindi po magagawa sa loob lamang ng isang taon, dalawang taon, kung hindi matagal na panahon. E kung ginawan niya po ng aksyon niya noon, minana sana ng ating Pangulo ang isang maayos na sirkumstansya pagdating po sa pangangailangan po natin sa enerhiya. Pero hindi nga po nangyari. Kaya ngayon, tayo ang namumroblema. Ang kasalukuyang gobyerno ang namumroblema sa mga pangangailangan na yan. Pero ang pinakamasaklap, tayong mga pangkaraniwang Pilipino ang pinakaapektado. Naranasan po natin nung nakaraang mga linggo lamang, 'di ba, nagkaroon ng malawakang brownout dito po sa Luzon. Nag-brownout dito sa amin sa Pasig, tapos brownout din pala sa iba't ibang panig ng Luzon. 'Yon, epekto na po 'yon ng pangangailangan po natin sa enerhiya na hindi tinugunan nitong si Rodrigo Duterte, dahil sa kanya masusurvive niya 'yung energy crisis sa loob ng 6 na taon. After ng 6 na taon, bahala na kayo diyan sa buhay ninyo. Kaya wag po tayo magtatalaga ngayon ng Pangulo
na papalit kay Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 na ang isipan ay pang-anim na taon lamang. Dapat ang italaga po natin na Pangulo, visionary, na tinitingnan po ang kalagayan ng bansa, eh dekada ang advance sa kanyang panunungkulan. Pansinin po ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, isa sa mga vision ni Pangulong Bongbong Marcos, high income economy ang Pilipinas sa anong taon? 2040. Ang tagal-tagal na ng Pangulo na tapos sa kanyang panunungkulan, 12 years. Kasi 2028, matatapos ang kanyang panunungkulan, pero yung vision niya, 2040, di ba? Dapat ganon ang mindset ng mga namumuno sa atin. Hindi po katulad nitong si Rodrigo Duterte na hanggang 6 na taon lamang ang utak na turingang abogado. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Attorney Claire. Matapos na madiskubre sa pagsalakay sa mga Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ang Chinese military uniforms na may nakalagay sa botones na PLA, People's Liberation Army, at ilang military pins. Ngunit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, premature na sabihin ang mga nasabing uniform ay mula China dahil sa kawalan po ng ebidensya. Ayon kay Teodoro, ang lehitimong pogo ay nagsasagawa lamang ng online betting para sa mga dayuhan sa ibang bansa. The concern is that we should stop these syndicated criminal activities operating out of our base, which weaken our financial standing, our country ratings, corrupt our society, sabi ni Teodoro. Subalit, taliwas ito sa normal na operasyon ng pogo sa Porac dahil ginagawa ng mga sindikato ang pagpapanggap na pogo habang may ibang interes sa loob ng bansa. Giid ng kalihim, kailangang ipatigil ang syndicated criminal activities na nag-ooperate sa loob ng bansa dahil bukod sa pinapahina nito ang financial standing at country rating ng Pilipinas, ikinukurap nito ang lipunan. Saklap, di ba? At alam po ninyo mga tol, sa madaling pangunawa na lamang, ituro ko lamang po sa inyo yung pinag-aaralan po namin sa criminology, sa subject na organized crime investigation, meron pong level of symbiosis na tinatawag. Ang ibig pong sabihin niyan, ito po yung sitwasyon ng isang lipunan, tayo po yon sa Pilipinas ngayon, na naaapektuhan po ng organized crime activities. At nasa anong stage na po ba tayo dyan? Tatlong level po iyon eh. Ang unang level, ito po yung association, collaboration, collusion ng mga local syndicate at saka ng international organized crime syndicate. At meron na tayo nun dito. Inamin na po iyan ni Senador Wing Gatchalian na ang mga international organized crime group po na ito, nakikipagsabuatan na po sila sa ating local criminal group. Yung ikalawang level po ng symbiosis, ito po yung sitwasyon kung saan ang mga public officials po natin, politiko, mga nasa judiciary, mga nasa law enforcement authorities, local government units, kasabwat na po nila. At nandiyan na rin po tayo sa level na yan. Inamin na rin po yan ni Senador Sherwin Gatchalian. Nakakatakot na, di ba? Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, mga tol, na sana wag po tayong umabot sa level na ito ng symbiosis kung tawagin, ay yung third level of symbiosis. Ano po ito? Yung mga mismong politiko na, yung mga mismong public officials na po natin, mga law enforcement authorities na po natin, ang sila pong nag-ooperate ng criminal organized activities na ito. Sana wala pa po tayo sa level na yon. Dahil pag umabot po tayo sa level na yon, napakalaking problema po niyan sa ating gobyerno at napakalaking banta po niyan sa ating national security. Tuloy po natin ang pakikinig dito.
Sa ngayon, anya ay pinag-aaralan na po ng mga otoridad ang mga ebidensya na nakuha sa Pogo Raid sa Pampanga at Tarlac kaugnay ng ilegal na aktibidad ng mga ito. Mga Pogo sa bansa, itinutuloy na ang National Security Concern. Balitang maabante mula kay Yam o Campo. Maituturing ng National Security Concern ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Ayon ito kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Sa pahayag ni Teodoro ngayong araw, sinabi nito na banta sa seguridad ng bansa ang Pogo dahil sa iba't ibang illegal na gawain, katulad ng mga scam at mga criminal syndicate na nagtatago sa mga Pogo hubs at nagpapahina sa financial standing at ratings ng bansa. Dapat na umanong mawala ang mga Pogo sa ating bansa dahil ito ang isa sa nagpapataas ng krimen, partikular ang mga kaso ng kidnapping at cybercrimes. Paliwanag pa ni Teodoro na hindi na niya maituturing na Pogo ang mga naririto sa ating bansa dahil ang traditional na Pogo ay isang business processing outsourcing. Fast forward po natin, ha? Inulit lamang po kasi yung binasa ni Sir Rod. Pakinggan po natin si na Sir Rod dito. Yan. Fast forward po natin. Na hindi na biro yung nangyayari dito sa atin. Tama, nakaka-apekto na sa, ayun, sabi country rating partner. Mm-hmm. Kasi, para tayo nag-aalaga dito ng mga kriminal. Diba? Tapos, ano partner? Ang nagtataka siya, paanong nakapasok? Ang mga sindikato. Hindi lang yun. Yung mga foreigner, tapos magtatrabaho dito ng walang sapat na papel. Ang sagot, Attorney Claire, yung impacto policy nitong si Rodrigo Duterte. O, balikan natin yung sinabi po nitong si Senator Risa Ontivero sa kanyang katanungan o sa katanungan sa kanya ni Christian Esguero. Ito ang dahilan, ang impacto policy ni Rodrigo Duterte. I know you have been investigating this Pogo since the previous administration. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung Pogo operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Pastilla scam. At meron siyang mga kasabwat at kasosyo dyan, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang Pogo. Yan ang sagot doon sa katanungan ni Attorney Claire. Bakit daw lumaganap? Eh, dahil sa impacto policy ni Rodrigo Duterte. Tapos, kayong mga didishit, baliw na baliw pa rin kayo, bulag na bulag pa rin kayo sa pagsuporta sa kanya, hindi nyo ba nakikita yan? O talagang kayo, kontento po kayo sa mga ganitong gawi ng isang pangulo? Alam po ninyo, nakakalungkot dahil kapag ka nagsasalita si Rodrigo Duterte ng mga ganitong pananalita, eh misto lang para silang nanonood ng comedy. Ano? Kapag ka narinig nila ang mga katagang ito, tawanan pa sila ng tawanan. Okay na okay sa kanila, pero hindi nila iniisip. I'm sorry kung ipaparinig ko po sa inyo ngayon, hindi naman ako nagsasalita rito dahil ito naman ay talagang binanggit ni Rodrigo Duterte. Pero ang katotohanan sa mga tao na ito, ganito na yung naririnig nila, pinephrase pa nila si Rodrigo Duterte. Pakinggan ninyo ulit mga tol. Putang ina. Putang ina ko. Putang ina kayo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina ka. Putang ina kayo. Putang ina nila. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina. Putang ina ninyo. Putang ina mo. Putang ina kayo. Putang ina mo. 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 Putang ina. Putang ina mo. Putang ina yan. Putang ina mo. Alam nyo mga tol, mauunawaan ko pa ang isang tao kung sa galit niya nakapagmura siya. Kasi ako, talagang
Nagagawa ko po yan eh. Pero yung gagawin mong normal ang pagmumura sa harapan ng publiko, lalong-lalo na ikaw ay isang pangulo, aba, hindi yun tama. Tapos kayong mga supporter ni Rodrigo Duterte, tuwang-tuwa pa kayo. Lalong-lalo na, nung sinabi ni Rodrigo Duterte na siya ay mamamatay tao, tuwang-tuwa kayo rito. Yan, pakinggan ninyo ito. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies. But tuwang-tuwa kayo. Nung sinasabi niya na siya ay pumatay ng tao, tuwang-tuwa kayo. Nung hindi na siya pangulo, inamin niya sa gikan ng masa program niya sa SMNI na ginamit niya ang confidential funds para magpapatay ng tao. Ganun ba talaga kayo kung paano sumuporta sa tao? Baligtad ba talaga utak ninyo, mga DD-sheets? Eh, ang problema, hindi lang naman kayo. Ang buwa ang tao dito sa Pilipinas eh. Mas maraming mga matitinong Pilipino. Ngunit ang nakalulungkot, kung sino pa yung kakaunti at kayo yon, kayo pa yung mga saksakan ng ingay, ngayon, mga naninira sa ating kasalukuyang gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pansinin ninyo mga tol, yung mga lehitimong oposisyon makatwiran sa kanilang pag-criticize sa kasalukuyang gobyerno. Totoo po yun. Ako, hindi ako nagagalit sa kanila kung kinikriticize nila si PBBM sa mga pulisiya nito. Kasi normal yon para sa check and balance. Pero itong mga Duterte, walang sasabihin, bangag ka, BBM, budol ka, Bongbong Marcos. Tapos babastusin pa nila si First Lady. Tapos tayo, sasabihan na tayo yung mga bayaran. Di ba kayo nag-iisip ng tama? Eh yung mismong mga DD-shit, umaamin na sila'y binabayaran. Naku nang teteng na yan. Pag kayo, ito challenge ko sa inyo, mga DD-shit ha. Ilan ang channels kong monetize ngayon? Dalawa na lamang, na demonetize na yung dalawa. Ha? Kapag ka ako'y tumatanggap ng bayad kahit kaninong politiko, ilabas nyo ang ebidensya, isasarado ko ang lahat ng channel na ito at hindi na ako magbablog pa. Dahil wala na akong mukhang maiharap sa publiko. Kapag ako'y tumanggap kahit piso mula sa sino mang politiko para lamang isulong ang kanilang interes. Pag totoo yun, sarado lahat ito. Tigil ako sa vlog. Wala na kayong top 1 na mapapanood. Pero, hindi mangyayari yon. Dahil may piso, never akong tumanggap sa kahit kaninong politiko. Natulungan ako nung nagkasakit ako, coming from the office of the speaker. Natulungan ako from DSWD. Galing ba yon sa mismong politiko? May kondisyon ba yon? Hindi. Ah, kaya nga, ako, bagamat membro ng Tugon, hindi pa rin ako nagpapadikta sa mga kagrupo ko kung ano i-content ko dito. Hindi ako, pansinin ninyo, may sarili akong galaw. Ha? Kaya kung sasabihan nyo kami rito ng bayaran, aba, mag-isip-isip kayo. Dahil kung meron mang nagbabayad na politiko, si Rodrigo Duterte yun. Umamin siya na ginamit niya ang pondo para magbayad ng mga trolls. Ang tanong, saan galing yung pondo? Hindi natin alam. Pero ang pag-amin niya na nagbabayad siya ng trolls, maliwanag. E asartalo kayo sa ibang mga vlogger eh. Di ba? Lalong-lalo na kay Christian Esguerra pag nagagawi ako doon. Lintik kong isarkasam kayo nun eh. Lintik kong kulang na lang hamakin ang inyong pagkatao. Kasi sasabihan sa inyo ay, ano araw ba ngayon? A-15? Asahuran pala ng mga trolls na ito. Tapos ang pinakamasakla pa doon, yung mga kung ituring niya, hindi naman pala bayaran, pero nagpapakatanga sa pagtatanggol kay Rodrigo Duterte. Mas worse daw yun. Oh, isa ba kayo doon mga DD-sheets? But anyway, sana maisip ninyo na hindi po si Rodrigo Duterte ang solusyon. Ha? Napatunayan na po natin yan. 6 na taon siyang nanungkulan. Nabigyan niya ba ng solusyon ang mga problema sa bansa natin? Hindi po. Ang solusyon, ang katotohanan, pagkakaisa nating mga Pilipino. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kaya kung siya lamang. Kaya nga nananawagan siya ng pagkakaisa eh.
Kasi yun lamang ang tanging paraan para umusad tayo. Pero ano ginagawa ninyo? Pilit ninyong sinisira ang gobyernong ito. And worse, yung vice president sasabihin sa harapan ng publiko, ang Uniteam para lang sa halalan, matapos manalo, tapos na ang Uniteam. Anong uri kayo ng mga politiko? Totoo ang sinasabi ngayon itong si Attorney Barry Gutierrez. Ikaw, Sara Duterte, masegue ko lang, ay ang tunay na mangga. Ha? Maasim ka pa sa mangga eh. Mangga gamit.